isang malaking kagalakan ang lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Sa ating pong paikiisa, sa 7-7 Prayer Ministry ay samahan po ninyo ako sa pananalangin. Ngunit bago po yan ay nais ko pong basahin ang salita ng Diyos na matatagpuan sa Pilipos 4:6. Ganito po ang pagkasabi, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Tayo po ay manalangin. Dakila at mahabagin namin Diyos. Panginoon, kami ay titigil sandali dahil kinikilala ka namin bilang Diyos ng aming mga buhay at Diyos na lumalang ng lahat ng bagay sa buong mundong ito. Dalangin namin, Panginoon, ang pasasalamat sa pagkakaloob mo sa amin ng aming mga pangangailangan at sa mga pagkakataong inyo kaming inilayo sa anumang uri ng kapahamakan. At Panginoon, batid mo na ang bawat isa ay nakakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay dulot ng pandemyang COVID-19. At kaakibat nito, Panginoon, ang aming pananampalataya sa iyo na kami ay nananalangin na gabayan mo ang mga leaders ng bansang ito, lalo't higit ang presidente. Dalangin namin na sila ay pagkaluban mo ng angking karunungan at kahusayan sa pangunguna sa pagsuko ng COVID-19. Dalangin rin namin, Panginoon, ang mga frontliners na pagkaluban mo sila ng magandang kalusugan at pangangatawan. At Panginoon, nawa tulungan niyo sila sa kanilang paggagamot sa kanilang mga pasyente. Ganon din, Panginoon, dalangin namin ang bawat iglesia, ang mga pastor, ang mga leaders, ang mga elders. Dalangin rin namin ang lahat ng mga kapatiran na sa pagkakataong ito, tulungan niyo kaming maging mapagmatiisin. Tulungan niyo kaming gamitin ang mga panahong ito sa mga makabuluhang bagay. At Panginoon, dalangin namin na patuloy kaming matatag sa aming pananampalataya sa iyo. Kung kami man ay nagkukulang at nagkakasala, nawa inyo kaming patawarin. Mahabag kayo sa amin, O Diyos. Panginoon, ang lahat ng bagay na ito ay aming samot hiling at panalang. Hindi dahil sa kami ay karapat-dapat, kundi alang-alang sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat at happy Sabbath po. Sa pangalan po ng CAA Seventh-day Adventist Church, Las Piñas, ay malugod po namin kayong lahat. Wine-welcome at nawa ang pagkapala, ang banal na Espiritu ang siyang ating makasama sa ating pagsamba sa umagang ito. At lalo na po yung ating mga followers sa ating CAA Church page, no, sa FB Live, ay nawa kayo po ay patuloy na sumabay-bay at makinabang at patuloy rin na sumagana ang pagpapala ng Panginoon. Ating pong awitin, Come Christians, Join to Sing, hymn number 10. Narito po ang ating mga talata sa umagang ito mula po sa Isaiah 53 verse 4 and 5. Isaiah 53 verse 4 and 5. Ganito po ang sinasabi. Tunay na kanyang dinala ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayun may ating pinalagay siya na hinampas, sinakta ng Diyos at dinalamahati. Sa verse 5, ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalansang. Siya ay nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsipagaling tayo. Awa, maging pagpapala sa atin ang mga talatang ito at muli po patuloy nating sambahin, purihin ang ating Panginoon, ituon natin ang ating mga isipan at masayang magpuri sa Kanya. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating panalangin. Kung nais niyo po o kaya nyo naman pong lumuhod, ay inyo po akong samahan sa aking pagluhod. At kung hindi naman po, ay manatili na lamang po kayo kataimtim na dumalangin sa ating Panginoon. Mapagmahal naming Diyos at makapangyarihan ka na andiyan ka sa kaitaasang langit. Maraming salamat po muli sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin.
Pagamat kami magkakalayo sa pamagitan po ng online worship, ay patuloy kaming nakakapagpuri sa inyo ng sama-sama. Muli po, patuloy ka namin sinasamba, pinupuri sa umagang ito. At nawa tanggapin mo po ang aming pagluhod na ito, ang aming pagsamba. Linisin kami sa aming mga pagkukulang upang kami maging karapat-dapat sa inyong banal na harapan. At muli po, Panginoon, aming dinadalangin sa inyo ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin nakakasama sa mga pagsamba. Ang iba po ay may mga sakit, may mga karamdaman, hindi lamang po sa physical, kundi sa spiritual. Amin pong nilalapit sila sa inyo na patuloy niyo rin pong dalawin, ipuin ang inyong mga pagpalang kamay, kanilang mga puso, ang kanilang mga karamdaman. Nang ito ay gumaling at nang sigawin, patuloy rin silang makasama namin sa mga darating pang pagsamba. At gayon din po, Panginoon, ang mga lumalaganan po na sakit, maraming sakit, lalo na po ang COVID-19. Patuloy mo na ang bawat sa amin ilayo, ligtas, lalo na po ang aming mga frontliners, ang mga medical health workers, na patuloy po na tumutulong upang hindi po lumala o lumaganap ang sakit na ito. Patuloy po pong pag-iingat ang isang aming lahat na maranasan. At gayon din po ang aming ginagawang mga online worship. Patuloy mo rin pagpalain ang mga participants. Ang mga plano po ng inyong iglesia, pagpalain niyo po ang mga pastor, ang aming mga leader, ang mga opisyalis na patuloy na bigyan ng talino at kalakasan. At gayon din po ang aming pamahalaan, ang mga lokal na gobyerno na patuloy mo rin i-guide upang patuloy pang maipalaganap ang inyong pabalita sa buong sanlibutan. At sa umagang ito, sa aming espesyal na dinadalangin, ang aming tagapagsalita sa katauhan po ni Ma'am Jaisel, nawa po ang banal po na espiritu ang siyang lumukob sa kanya, at siya po nawa ay magkaroon ng kapangyarihan na magsalita, at nawa ang mga salitang ito ay patuloy na bumago at magbigay inspirasyon sa bawat isa sa aming makikinig. At sa gayon, kami ay patuloy na magtagumpay na magmana ng iyong buhay na walang hanggan. Maraming maraming salamat po, Ama, sa patuloy mo pong pagdinig at pakikisama sa amin. Ang paninatili ng banal na espiritu, ang katahimikan ay siyang aming namang maranasan. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy Sabbath, mga bata!
May story si Ate Ayla ngayong umaga. Kaya umupo na kayo. Ayan! Sige, upo na kayo. Then hands on your lap. Makinig kayo ng mabuti. Kasi after ng ating story ay may questions ako. Ang title ng ating story ngayong umaga ay Annie and the Indian. Pero bago tayo pumunta sa ating story, ang ating Bible verse ngayong umaga ay galing sa Colossians 3 verse 12. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Nakakita na ba kayo ng Indian? Sa totoong buhay, hindi pa ako nakakita. Ang story na ito ay nangyari kay Annie sa totoong buhay. Ang tatay niya ay kailangan magtrabaho sa ibang lugar para sila ay mabuhay. Kasi hindi naman sila ganun kayaman. Sila ay nakatira dati sa lumang bahay gawa lang sa mud. Pero nang nakaipon sila ng pera, nakapaggawa sila ng malaking bahay. At yung maliit na bahay nila ay ginawang playhouse ni Annie. Naglalaro siya doon. At isang araw, yung mommy niya ay kumatok sa pintuan ng playhouse niya. At may dala siyang apple pie. Masarap yung apple pie, hindi niyo ba yun alam? Ang sabi ni Annie, "Thank you, mommy." Tapos, pagkatapos noon, pagkaalis ni mommy, may narinig naman si Anning malakas na katok. Tapos, sa kanyang takot, dinala niya yung apple pie niya. Nung binuksan niya yung pintuan, ay may Indian na nandoon. At sa kanyang takot, hindi niya alam kung anong gagawin. Ang sabi lang ng Indian, tumuro siya sa pie at sa kanyang bibig. Kaya binigay na lang ni Annie ang apple pie sa kanya. Ang sabi niya, "Please take it. Please do." With her lovely smile. Kinain ito ng Indian at umalis na rin. Ang Indian na yun ay nandoon kasi may labanan sila. Labanan ng white people versus ng mga Indian. Hindi yun alam ni Annie tsaka nung kanyang mother kasi hindi wala pa silang television, wala pa silang cellphone or radios. Kaya hindi nila alam yung news na ito. After nun, pumunta si Annie sa kanilang bahay. At kwento niya ito. Yung mommy niya, natatakot na. Kasi siguro, alam niya na may gagawin yung Indian sa kanila. Sa kanilang takot, ay nandun lang sila nakaupo at niyakap ng mommy niya si Annie para hindi na rin matakot si Annie. At maya-maya, may kumatok ulit sa pintuan nila. Sa kanilang takot, ang sabi ni mommy, "Hala, andyan na sila. Yung mga Indians, andyan na sila." Sabi ni Annie, "Mommy, may apple pie pa po ba kayo?" Ang sabi ni Annie, sabi ng mommy ni Annie, "Meron pa. Bakit?" "Mommy, pwede pong pahiram? Susubukan ko po ulit." Nung binuksan nila yung bintana, may Indian na nandoon. Yung Indian na kumatok din sa playhouse ni Annie. Binigyan niya ulit ito ng apple pie at kinain ulit ito ng Indian at umalis na ulit. At dumating na nga ang kaguluhan sa lugar nila Annie. Pero naligtas sila. Kasi sabi ng Indian na huwag guguluhin yung bahay na ito. Kasi sila ang tumulong sa akin at nagbigay sa akin ng pagkain nung nagugutom ako. Ang ganda ng story ano? Dahil sa kabutihan ni Annie ay naligtas sila ng mommy niya. Ngayon, magtatanong na ako ng questions. Mga mommy, tulungan niyong sagutin ang mga anak ninyo ang questions na ito ha? Ano ang mabuting kaugalian na ipinakita ni Annie? Tama! Kindness! Dahil si Annie ay nagbigay ng apple pie sa Indian kahit hindi niya ito kakilala. Ang aking pangalawang question ay, sa story, paano iningatan ni Jesus si Annie?
Tama din ang inyong sagot. Si Annie ay nagpakita ng mabuting asal at si Jesus ay iningatan sila sa nangyaring kaguluhan at labanan sa kwento na ito. Kaya mga bata, at maging sa ating lahat, ugaliin natin na gumawa ng kabutihan sa bawat tao. Salamat sa pakikinig! Hanggang sa muli! Bye-bye!
tayo po'y mapalad sa umagang ito sapagkat tayo po ay pinadalahan ng isang lingkod ng Diyos. Siya po ay pinanganak mula po sa Binyan City, Laguna. At kasalukuyang pong naninirahan sa Silang, Cavite. Siya po ay nakapagtapos ng Bachelor of Arts in Theology sa AUP. At siya ay naging former chaplain sa Adventist Medical Center, Manila. Siya rin po ay naging youth pastor sa Pasay Adventist Church at Philippine International Church sa AUP. Sa ngayon po, siya po ay isang professor sa AUP College of Theology. At sa ngayon, itong buwan na to ng June ay katatapos lang niya ng Master Degree, Master in Religion sa IAS. Her mission in life is to train more believers to be a missionary for Christ. At ang ating nga pong tagapagsalita sa umagang ito ay walang iba po kundi si Ma'am Jaisel May Martinez Diaz.